Halimbawa po, tinawag mo si Senator Raffy Tulfo na pabayang ama. Yun po ba? Ah, Libelous po ba yon? it is. It is. Magandang gabi. Balikan natin ang nangyaring collaboration kila Attorney Tikman, Attorney Freddy Villamor at Melo Yap Reacts. Napag-usapan nila kung maaari ka bang makasuhan pag sinabi mong bobo o magnanakaw ang isang politiko o kaya pag sinabihan mo ang isang politiko na isang pabayang ama o isang babaero. Eh, may habol po ako. Total, nabanggit po ninyo na halimbawa tinawag niyo si Senator Raffy na bobo, parang hindi siya pasok no sa duty niya. Halimbawa po, tinawag mo si Senator Raffy Tulfo na pabayang ama. Yun po ba? Libelous po ba yon? It is. It is. Di ba? Eh, sa tingin ko kasi wala namang kinalaman yung pagiging, assuming na totoo yan, wala namang kinalaman yung pagiging pabayang ama niya doon sa kanyang tungkulin bilang senador. Or as a public figure. Oo, as a public figure. Okay, pero kung halimbawa sinabi, si Senator Raffy, halimbawa, tumatanggap ng ganito, no, bilang senador, tumatanggap ng suhol, etc. O, ibang usapan yon. That may have something to do with the discharge of his duties. Marami pong salamat, Attorney. Okay. Ang dating senador na si Francis Kiko Pangilinan noong Lunes, Marso 11, ay nagsampa ng cyber libel complaint sa Department of Justice laban sa isang YouTube channel dahil sa pagpapalabas ng mga mapanirang puri na video laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Former Senator Francis Pangilinan lodged a cyber libel complaint against a content creator on YouTube as well as officers of YouTube Philippines and Google. Pangilinan said YouTube channel Bungangera TV has been uploading videos with malicious and libelous content against him and his family. Pangilinan adds the videos depict him as a person who abuses his wife and children. The Liberal Party chairman added he included YouTube and Google in his complaint because of their inaction on his numerous past complaints. Ang YouTube at Google ay kasama sa reklamong inihain ni Pangilinan sa Cybercrime Division. Sobra itong paninira na ginawa. Milyon ang nakakapanood ng kasinungalingan, the defamation has been too much. Millions of viewers have watched these lies, Pangilinan told reporters after filing the complaint. Ang mga libelous na video na naglalaman ng pampubliko at malisyosong imputasyon ay nilalayong sirain ang aking pamilya at sirain ang aking relasyon sa aking asawa at mga anak, sabi ng dating senador. Since December, nire-report na natin. So, December noon, March na ngayon, hanggang ngayon, naka-upload pa rin. Walang action eh. Parang ang tingin ko dito, arrogance na rin eh. Masyado silang arrogante na hinahayaan nila yung ganitong klaseng mga pagbawasak ng mga pagkatao ng ibang tao. Pangilinan adds the cybercrime prevention law should be updated to spell out the liability of social media platforms. Humingi rin umano sila ng tulong sa National Bureau of Investigation Cybercrime Division para mapanatili ang mga video at kaugnay na data ng nasabing YouTube channel, gayon din ang collect computer data relative to the videos of the said channel, kasama ang pagkakakilanlan ng may-ari, may akda, at taong responsable para sa paglikha at pamamahala ng Bungangera TV, at ang mga paksang video na nakapost doon. Cybercrime law is a 2012 enactment. So that's 12 years already. So marami nang nangyari. Wala pa nung TikTok noon. Ngayon, ibang-iba na ang landscape. Kaya yung batas dapat humabol. Pinapaalala din na bilang mga public figure ang mga politiko natin ay huwag naman silang onion skin. Isang importanteng paalala. May kaakibat na responsibilidad at limitasyon ang pagbibigay natin ng mga pagpuna at opinyon sa mga public figures. Maging responsable sa mga content at opinyon na binibitawan natin. Generally, ito napakalumang alam to ni Attorney Freddy malamang unless absent siya nung tinuro ito sa kanya, no? Na pag sinabi mo pag public figures, eh wag naman tayo masyadong onion skin na tinatawag, 'di ba? Kasi iba eh. Ngayon, hindi porket public figure ka, 'di ba? Tapos inakusahan ka ng isang bagay na nakakasira ng reputasyon mo, eh hindi naman ibig sabihin nun, eh immune ka na, di ba? Para akusahan mo itong isang tao dahil sa ay public figure. Okay, so may responsibilidad, may mga limitasyon yan. No? Pero, that's the term, is proof of truth a defense in case na ang aakusahan mo ay isang public figure? Okay, iba eh. Kasi pag yung proof of truth could be a defense,
kung ang inakusahan mo ay public figure and yung accusation mo has something to do with the discharge of his duties. Diba? So whether or not, halimbawa tinawag mo si Senator Rafi na bobo, no? That has that got something to do, diba, with the discharge of his or her of his duties. Diba? Yun lang, no?